Again, let us all welcome TKL El Tigre, Pilipinas! Ang mga pambato po ng ating bansa sa nalalapit na 16th Asia-Pacific Shitoryu Karate Championship sa may Singapore. Pag-uusapan po natin ang kanilang paghahanda at ang kanilang layunin na mauwi ang karangalan para sa bansa. Kasama po natin si Engineer SL Bong Aquino, Sensei Michael Sumulong, Senpai Andrew Ortega. Magandang umaga po at welcome back dito sa RSP. Good morning po. Good morning po. Okay, well, paparating na nga itong tournament sa Singapore, ano? Coach, ano po ba yung preparation na ginagawa na ninyo para sa mga kabataan natin kalahok? Ayan, 4 months po kami nag-training sa para po dito sa parating na championship sa Singapore. Bali, every weekends po, almost 5 to 8 hours kami nag-training po. Every weekend. 5 to 8 hours. Yes po. Okay. Ngayon pong palapit na po yung laban, mas dinamihan pa po namin yung training alos na every other day po kami. Kasi pinagbabalance din po namin yung academics nila and sports. Mm-hmm. So, kailangan, ano pa rin sila, good standing sa school. Mm-hmm. So, mostly, dapat balance. Po. Mm-hmm. Yes po. Well, ilang taon nyo na rin pong tinitrain ng mga kabataan, ano? At ilang beses na rin kayo sumali. Pero ano po ba yung pakiramdam pagpapalapit na ng papalapit yung date ng tournament para sa mga tinitraining ninyo mga athletes? Go ahead, ma'am. Okay po. So, yung pakiramdam na sila is, again, magko-compete international. Mm. Very exciting kasi from the previous years, nakita namin ang improvement before. In 2018, we have 2 silver medals and 10 bronze medals. And then last year, sa Malaysia, with the World Chitoryu, we gathered 2 gold medals, mm-hmm. 5 silver medals, and 8 bronze medals. So hopefully ngayon is mas madagdagan pa yung makukuha nating golds. Ayan, kasi continuous yung development ng karate do ng mga bata. Okay, syempre, kapag nagtitraining kayo, iba yung physical, iba yung emotional.
Pero paano nyo napapanatili o napapalakas yung team spirit, Coach? Bali, with the support po ng mga parents and mga coaches po, we gather po, nagkaaroon po kami ng mga tournaments na friendly game, mga friendly competition po para mas mahasa pa po sila at mabuo po yung kanilang teamwork or yung team spirit po na ano natin, na makuha po natin. And addition din po dyan, kasi hindi naman lahat is lagi tayong nananalo. So, andun yung i-motivate din natin sila na as long as they give their best, so okay yan lang yun kahit hindi sila nanalo. Kasi bonus lang naman talaga ang medals. Yung learning na nakuha nila during the tournament, yun ang importante. Mental, physical, emotional development. Well, of course, ang aim eh, yung mga medalya, no? Pero paano nyo sila tinuturuan na makontrol yung pressure ba? Kasi alam nyo, pagpapalapit yung competition, medyo nakaka-stress din eh. Ilang months kang nag-prepare, then yung pressure na dyan na. So, paano nyo nire-relax yung mga member po ninyo? Okay. So, pag malapit ng training, the competition, hindi na rigid yung training. Kaya gaya nga, baaga kami pupunta sa Singapore para medyo i-explore muna namin ang Singapore, ma-relax, para mabawasan ang tension, para naman pagdating ng tournament, talaga namang ready na sila dahil ilang months na silang nag-training. I'm sure maraming mga parents dyan na gusto rin na maging bahagi yung anak nila sa kagaya ng guru po nyo, no? PKL, El Tigre, Filipinas. So, paano ba maging member nito sa para sa mga interesado? Iniimbitan ko po kayo na mag-training po sa PKL dahil hindi lang po self-defense ang makukuha nyo. Disiplina din po sa sarili. Okay po. Ayan, pinaka-depress yun, disiplina sa sarili. Pero ano yung mensahe nyo sa mga kapwa Pilipino natin, ano, na nanonood ngayon, na ano yung dapat asahan sa competition na to? Ayun, so sa mga viewers po, huwag po kayong matakot, especially the parents, kasi kung mapapansin nyo, akala nila is karate physical na masasaktan yung mga anak, pero kasi kailangan i-prepare din natin ang mga anak natin para pag mga dumating sa mga talagang challenges, madali na nilang malalampasan yung itong mga ilan na extreme challenges, di ba? Hindi agad-agad sila susuko because they train hard. And then at the same time, andin dun yung napaperfect nila yung character and then the spirit of sportsmanship, ayan. And then also yung respect. Respect sa mga sensei or teacher, sa mga parents, sa mga co-players, ini-inculcate din po namin. Kaya nga may do sa karate do. It's the values that they learned while practicing karate do. Okay, Senpai Andrew, ano bang dapat asahan natin sa magiging competition na to? Ang aasahan ko lang po sa competition na po ito is magagaling din po ang makakalaban po namin dahil hindi po biro ang international po na sasalihan po namin. Kasi ang iba po dito is national team na po. Alright. Anyway, good luck sa inyo. Alam namin na kaya nyong harapin kahit pa international competition yan. Well prepared na kayo and hopefully mauwi nyo yung mga medalya. Again, maraming salamat PKL Tigre Filipinas sa muling pagbisita dito sa Rise and Shine Filipinas. Again, good luck sa inyo lahat. Thank you very much po. Thank you, Rise and Shine Filipinas.